Kaibigans, welcome back to my Laika account. And for today's video, magka-product review tayo. As you can see, yung mga previous upload ko dito sa Laika is unboxing. Pero syempre, may product review tayo dyan. So, wait lang kayo guys. So, ito guys, ipa-product review natin ng isa sa mga hinanap-hanap ko. Matagal ko na siyang gustong itry. Pero hindi ko alam bakit natagalan. So, ngayon, nandito na siya. Ang sunscreen Anessa. Tama naman, di ba? Anessa. Ayun, it's made from Japan. It's number one, Japan. Aba, it's number one sunscreen in Japan. Yung Kenmake din na sunscreen na pre-product review ko dito, Japan din siya guys ha. Maganda rin yun, promise. Pero kasi, kaya ako gusto mag-try ng iba't ibang sunscreen. Kasi parang no sa Kenmake ng ano, yun nga, Japan product din siya. Pero parang nauuntian ako, tapos expensive din siya for me, 700 pesos. Tapos ganun lang siya kaunti. Siyempre, di ba? Nakadalawang ganun na, parang, so 700 to 714, di ba? Parang kaunti-unti, tapos ganun, gusto ulit. So, nag-try naman ako ng iba. Ito naman ay Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF 50+, PA+++++. Okay, guys. Meron siyang 90 ml. Unlike dun sa Kenmake ko, parang ano lang yata siya, 30 ml. So, ito, 90 ml. And if not sure, pero 30 ml alam ko. Basta like ko lang dito sa video ko kung ilang ml siya, guys. Sorry ha. Correct me if I'm wrong. Baka kasi maano tayo. So, yun guys. Ito, meron siyang 90 ml. So, ayan. Kung may kita nyo, yun lang yung packaging niya. Yan. Tapos, may plastic siyang ganito. Ayan. Sa mga nagtatanong kung saan ko siya nabili, ilalagay ko rin dito sa video. Oy, may nag-message sa akin, guys. Kung naririnig nyo yun, wala lang. So, yun guys. Ilalagay ko sa video to kung saan nyo siya pwedeng mabili. It's legit and authentic, guys. Nabili ko siya ng... My God, nalimutan ko na naman. Sorry na. Ng ano, on the spot video. So, ayun. Ilalagay ko rin sa video to kung magkano ko siya nabili. So, yun, Laikans. Ulitin ko lang. Basahin ko lang ulit. Shake well before using. So, lahat naman ng mga ginagamit ko, lahat naman ng mga natatry kong skincare, like mong shake, kahit wala naman sa instruction na i-shake ko muna bago gamitin. Ewan ko, nasanay lang talaga ako. So, apply evenly and liberally to your face and neck as the last step in your skincare. Routine before sun exposure. Apply directly to the body in a straight line, then spread evenly in a large circular motion using your palm. Actually, hindi ko ginagawa yun eh. Using my palm. Ganito, yan. Yung mga finger ko, yan, ganyan. Tapos, laging circular motion lang din yung ginagawa ko, guys. So, it depends naman sa inyo kung saan kayo comfortable, kung paano nyo siya i-apply. And then, next is, reducing the quantity of application will lower the level of sunscreen protection significantly. Yeah. So, next is reapply frequently to maintain protection, especially after sweating, swimming, and toweling. So, syempre, pag pinawisan ka, reapply mo siya, guys, kasi mas okay siya para sa protection din, syempre. Pero for me kasi, paano ko ba sasabihin? No need na i-reapply kasi itong Anessa sunscreen, waterproof siya, guys. So, kung mapapansin nyo, kung maghihilamos, kung nag-apply kayo ngayon at naghihilamos kayo kinabukasan, hindi siya basta, may feel kayo, hindi siya basta-basta matatanggal sa water lang. So, kailangan talaga may sabon kayong ipang wash sa face nyo. Ayun lang. Friendly advice. So, ayun, remove thoroughly with daily cleanser. O, diba? Sabi ko sa inyo, kailangan talaga may ano. Don't stay too long in the sun even while using a sunscreen product. Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse eyes immediately with cold or warm water. Keep out of reach children, flammable, keep away from direct sunlight, and high temperature. So, ayun nga, has lahat kasi ng mga skincare ko, nilalagay ko siya sa ref. Unlike dito, kasi lagi naman kami na aircon, so okay lang naman. Kung nasa labas siya, huwag masyadong malamig. Kasi hindi siya ganun advisable na ilalagay mo siya sa ref. For me ha, pero yung mga toner, yung mga kung anong liquid, ayan, mga essence, pwede mo siya ilagay sa ref. Ang labig niya sa mukha. So ayun guys, ayan, si Anessa, ayan lang yung packaging niya. Oh, napaka-simple.
So, ayun, Lycan, sa lahat ng mga nakita kong nireview yung Anaya sa sunscreen, same kami ng mga na-feel kasi almost 1 week ko na rin siyang ginagamit. Na-late lang ako ng pag-review ngayon kasi medyo maraming errands. Yes, sure. So, ayun, guys, try na natin. Ayan, sino na may nag-shopback? Uy, may shopback tayo. So, ganyan, guys. Gamit din kayo ng shopback kung may mga bilibiling kayo sa Lazada, Shopee. Maraming apps mo pwede gamitin ng shopback. So, hindi lang yun. So, ayun. Sorry na, guys. Doon talaga ako. Sige. Pakita ko din sa inyo, guys. Dito na lang kasi naglagay na ako sa face. Oh, diba? Ayan siya. Ganyan. Ayan siya, Lycans. Sobrang lightweight niya. As you can see, wala siyang iniiwan na white cast. At may powder finish siya. Protect na sa sun and UV rays. Oh, diba? Oh, diba? Ang ganda. Ang ganda. Kala mo yun. Oh, ito yung isa. Ito yung... ano pa may kita? Oh, diba? Mukha lang siyang... ayan. May pagka-moisture siya. Tsaka... lightweight. Pero hindi siya like ng ibang sunscreen na malagkit. Hindi siya sticky. Lightweight, powdery, matte finish. So, no need for me ha. No need na for powder. Kasi yun nga. Yung face ko kasi may pagka-dry combination ng oil. So, ayun guys. So, napaka-perfect niya para sa sensitive skin and para sa mga oily face, sa mga tamad mag-retouch. Instant powder siya. Pag in-apply mo siya, parang wala lang. Parang ka lang din nag-powder. Instant powder, instant glow sa face mo. And yung protection niya napakataas. May SPF 50 ka na agad. And 90 ml. O, di ba guys? Ang ganda niya. So, yun, Lycans. And I hope you like this video. Thank you!